Gagamit ako ng black salted beans kasi wala akong banana blossom. So, ito lang yung merong available ako. Tapos, kailangan din natin ng tubig or water. Sibuyas, meron ulit. Tapos, kailangan natin ng mantika para sa pag-isa. At saka tuyo. Mainit na yung ating pan. Gumamit ako ng non-sticky pan. Tapos, pag mainit na, hilunod natin yung mantika. Sa puntong ito, gumamit ako ng olive oil. Kahit anong klaseng mantika, pwede naman. Pero, prepared ko yung olive oil. Mainit na yung mantika, pwede na natin ilunod. Ako, inuuna ko talagang gisahin si sibuyas. Kasi pag inunan nyo yung sibuyas, mas maganda kesa sa bawang. Kasi yung sibuyas, mas medyo mataba-taba ang kanyang ano. Mas hindi siya ganun madaling matunaw. So, pag nagigisa ako, inuuna ko talaga si sibuyas, tsaka ko pa susunod si bawang para hindi ganun madaling matunog yung bawang. Isahin nyo lang. At saka guys, mas maganda gumamit kayo ng non-sticky pan kasi pag yun ang inyong ginagamit sa pagkukuking, hindi nagiging sticky ang inyong karne or kahit fish. Then, pag nagba-browning na siya, pwede na natin ilagay sa bawang. Sunod na natin si bawang. Diba mas maganda pag inunan nyo si sibuyas? Kasi pag si bawang yung inunan nyo ilunod, mas madali siyang matunaw or mas madali siyang mapagod. So mas maganda si sibuyas muna unahin ninyo sa pag-igisa. Pwede na natin ilunod ang ating karne or ang pata. Tapos, saka lang natin isunod-sunod ang ating mga ingredients. Paminta, pamintang dahon, at pamintang buo. Ilunod na natin yung tuyo. Isulat ko na lang sa description box ang ating ingredients. Tapos, isabay nyo na yung tubig. Isi-shimmer ulit natin siya ng mga 15 minutes.
total malambot na naman ang ating karne, ang ating pata. So, pwede na siya 10 to 15 minutes. After 15 minutes, kumulo na siya guys. So, i-open natin. Tapos, babaliktarin lang natin yung karne. Baliktarin nyo yung karne or yung pata. I-add natin yung vinegar or suka. Takpan natin ulit mga 5 within 5 minutes. So guys, kumulo na ang ating pata. Pwede na natin lagyan ng ating oyster sauce. Ayan, ilagay nyo lang si oyster sauce. I-mix nyo lang siya ng mabuti guys. Malambot ng ating pata. So, napakaganda nito kasi mas masarap kasi kung malambot ang ating karne or ang pata. Ayan. I-mix nyo lang siya ng maigi. Takpan natin ulit, pakuluan ulit natin ng mga 3 minutes. Kumulo na, i-open natin ulit, tsaka natin i-add si brown sugar or ang pula na sugar. Gaya na sinabi ko kanina, wala akong banana blossoms dito sa area ko. So, black beans na lang ang aking ilagay or along ingredients. Alternate kasi wala naman akong banana blossoms. Then, imimix lang natin siya. Pwede kayo mag-additional na salt. Otherwise, pwede naman hindi, pero tikman nyo lang kung gaano, depende sa inyong panglasa. Okay? Then, takpan natin ulit within 3 minutes. Ito na yung final lang ating pata na paksiw, o paksiw na pata. Ready na siya for serve, or ready to serve.